Hi sa inyo mga kagarden, welcome po ulit dito sa ating YouTube channel Benji's Agritech TV. Nawawala ako eh, sorry. So we're back here inside our nursery. Yung atin pong topic ngayon ay tungkol po dun sa pagpili ng pesticides na bibilhin kapag tayo po ay baguhan sa pagbili ng mga pesticides or pesticidio na gagamitin sa ating farm. Ang ingay ng manok sa likod ko. Okay. So ano ba yung mga dapat nating tingnan? Ano ba yung dapat nating basahin? Ano ba yung dapat nating tandaan kapag tayo po ay bumibili? Especially kapag pipili po tayo. Kasi meron namang iba na alam na kung anong bibilhin. Kapag tulad nyo naman na hindi pa alam kung ano yung mga bibilhin natin, syempre, magtatanong po tayo sa sales clerk, magtatanong po tayo dun sa nagbabantay sa agricultural supply. Sabing mamaya na yan eh. Hindi ako makapag-concentrate dito sa ginagawa ko. Kasi tayo ng daan, kaya maraming dumaraan. Hi, parego. Pasayod ba? Okay. So, kung nakikita ninyo na may mga naka-display na chemical sa gilid natin, yan po yung mga produktong mga halimbawa binibenta natin o makikita natin yung mga common products or pesticides na makikita natin sa dealers or sa agricultural stores. Okay, so kapag kayo po ay baguhan at pipili pa lamang kung anong bibilhin na chemicals or na pesticides, no, so ano po yung mga dapat nating tingnan? Halimbawa po, kapag bibili po tayo ng chemicals, pag hindi po natin alam kung ano yung bibilhin natin, syempre, unang-una, ipopromote sa inyo pangalan po ng produkto. So, yung pangalan, kung minsan, yun po yung pinakamalaking letra, no? Yan po yung pinakamalaking letra na makikita ninyo sa lalagyan o sa bote. Okay? Ito, maliit lang pangalan niya, pero mababasa mo pa rin naman eh. So, yung pangalan nito ay yung brand name nito. Ito po ay isang fungicide, no? Systemic na fungicide. Ang pangalan po niya ay Rally 250SC. Okay? So, si 250, ito po yung laman niya. Si SC, yun po yung concentration niya. Ano po yun? Ang ibig sabihin po ng SC ay soluble concentrate. Okay, meron dyan mga WP tulad nito, wettable powder. Meron din naman dyan EC or emulsifiable concentrate. Meron din namang GR or tawag dito, ano ba tong term na to? Granulated ata ito. No? So, meron pang iba. No? Meron ding SP or soluble powder. Basta, marami pa. No? Yun yung mga, kumbaga, abbreviations ng isang chemicals or pesticides na inyong bibilhin. Okay, so maliban dun sa brand name, syempre, common yung brand name eh. Kung ano yung sikat, yun yung kilalang brand name. Syempre, no? Pag maraming advertisement, pag maraming TV ads, radio ads, at maraming promotion sa field, yun yung kilalang brand name. So, brand name po yun. Yung utang na loob. So, brand name po yun, ha? Brand name po yung pinopromote nila sa field. Pero, dapat po ninyo palaging tandaan na ang brand name po ay pwedeng magkaiba.
no? Marami brand name na pwedeng pagpilian. Pero tatandaan po ninyo na ang pinakamahalaga po doon ay ang kanyang AI o active ingredient. Okay? So yung AI or yung active ingredient, yun po yung laman mismo nung chemicals, laman mismo nung pesticides na bibili ninyo. Halimbawa, netong fungicide na hawak ko. Okay? So maraming kapareho nito. Maraming brand name na makikita sa market. Pero iiba-iba po yung pangalan. No? Pero yung laman, yun po dapat yung inyong basahin at tandaan. Okay? So yung laman po nito ay azoxystrobin, no? So yung kanyang AI po ay azoxystrobin. Isa po siyang highly systemic fungicide na ginagamit po ng ating mga ka-farmer, ka-garden, especially dun sa problemang anthracnose, no? Especially sa mangga. Okay? So ito yung pinaka magandang gamitin pagdating po sa problema ng anthracnose or lapnos. Yun din yung tawag nila sa gulayan or sa vegetables, yung mga bunga na nabubulok, no? Or nalalapnos. Okay? So magandang, napakagandang gamitin po nitong klase ng fungicide na to. So ang laman po nito or yung AI po nito ay azoxystrobin. Okay? So meron naman pong meron naman kapareha ito. May mga brand name na kapareho nito. Yung laman din ay azoxystrobin, no? Magkaiba lang yung pangalan. Yung sa atin po ay Rally 250SC. Okay, so may mga kapareho ito tulad po ng Amistar, no? So si Amistar po ay isa rin po siyang azoxystrobin, kapareho ni Rally. Pero yung laman po nilang dalawa ay isa lang. So ganun po dapat yung inyong tatandaan. Tulad din po kapag bumibili kayo ng mga insecticide. Halimbawa, isang example po ng insecticide ay ang pinakakilala, pinaka-common, si Magnum at saka si Zimbus. Diba, magkaiba yung pangalan. Pero yung laman po nun, yung AI po nun, yung active ingredient ay iisa lang. Yun po ay cypermethrin. So si cypermethrin, iisa lang po yung laman or yun po ang laman ni Zimbus at saka ni Magnum. So kapag bumili po kayo ng insecticide, kapag nakabili na po kayo ng Magnum, the next na pag-spray po ninyo ay wag na po kayong bumili ng ibang pangalan pero yung kaparehong AI pa rin, no? Kasi kaparehong AI pa rin yung bibili nyo, magkaiba lang yung pangalan. Dapat yung bibili nyo naman ay yung ibang AI. Kasi nga po, kung napapansin ninyo, kapag kung napapansin ninyo sa farm na nag-spray ka kayo ng ganitong klase ng insecticide, halimbawa cypermethrin, pag inulit mo pa siya ulit, another cypermethrin naman po yung i-spray ninyo, hindi na po umuepekto. Bakit po? Kasi nga po, nagkakaroon po siya ng nag-create po siya ng resistance. Kumbaga, yung tinatawag natin dito ay immunity. Common term yan ng ating mga ka-garden, ng ating mga ka-farmer. Ay, nai-immune na po yung mga insekto. Tama po yun. No? Tama po yun. Pero yung talagang term po dun ay resistance. No? Nag-create siya ng resistance dun po sa active ingredient ng pesticides na ginamit po ninyo. So, hindi lang po nangyayari yan sa insekto. Pati na rin po sa mga sakit, no? Sa mga diseases, kapag inulit-ulit po ninyo yung active ingredient na ginagamit po ninyo, nagkakaroon din po ng resistance. Kahit nasa damo po yung sa herbicide, kapag inulit-ulit po ninyo yun sa paggamit, nagkakaroon po yun ng immunity. No? Kung nakikita ninyo or napapansin ninyo, kapag nag-spray kayo na yun ng herbicide na to, pag ginamit mo po siya sa susunod na cropping, mayroong ibang
damo na hindi na po siya napapatay ng herbicide na ginamit ninyo. Okay? Tama po ba? So kung tama po, i-like nyo po yung video na ito at mag-subscribe po kayo sa ating channel. Then, pakiclick na rin po yung notification bell para po updated po kayo sa mga bagong YouTube videos na i-upload po ni Vengis Agritech TV sa kanyang channel. Okay? So, ano pa yung mga kailangan nating basahin, intindihin kapag tayo po ay bumibili? Maliban po doon sa brand name, active ingredient, at yung inert ingredient. Okay? So, maliban po doon, ay inyo din pong babasahin yung mga sakit o mga peste na kaya niyang patayin. So, saan po yun nakalagay? Na andito po yan sa likod. Dito. Okay? Ala, may paparating na bisita. Okay, so tapos na po natin yung bisita. Nakaalis na, lumayas na sila. So, back to our topic. Dahil tapos na tayo mag-entertain ng ating mga bisita. Yung ating topic po kanina ay yung iba pang mga dapat nyong pansinin, dapat nyong basahin kapag kayo ay bumibili ng mga pesticides in the market. Okay? So, ano po yun? Kailangan ninyong malaman yung mga klase ng peste pag kayo ay bumibili ng insecticide, yung mga insekto na kaya niyang patayin. Halimbawa, anong specialty ng pesticides na binili nyo? Kapag bumili po kayo ng, halimbawa, bumili kayo ng cart of hydrochloride, diba? Yun yung AI. Maraming brand po yun. Brand name. Maraming klase ng cart of hydrochloride. Pero yung laman, cart of hydrochloride. So, ano po yung specialty? Ano po yung insekto na special kumbaga para sa kay cart of hydrochloride. So, si cart of hydrochloride po ay isang systemic na insecticide para po sa mga uod. Okay? So, para po siya sa mga uod. So, yun po ang kailangan ninyong alamin every time na bumibili kayo ng mga pesticides. Ganun din po sa fungicide. Kapag bumili po kayo ng fungicide, alamin nyo po kung ano po yung specialty niya. Ano pong disease, ano pong sakit ang specialty niyang patayin. Kontrolin or i-cure. Okay? So, sa fungicide kasi marami yun eh. May prevention, may systemic action at saka may curative action. So, kailangan nyo rin po malaman yun. Okay? So, ito si Rally ay isang systemic. Isa rin siyang, pwede siyang maging preventive, pwede siyang systemic, pwede rin po siyang curative. Yun yung magandahan niya. One for all, kumbaga. Ingay ng mga hayop ko. Dami kasing dumadaan eh, kaya mahingay. Okay? So, dito niyo ang mababasa sa likod. So, magbabasa niyo dito. Sandali na lang ito sabi. Kung anong crops yung registered yung ating produkto. So, halimbawa, ang fungicide natin, yung Rally natin ay registered for mango, watermelon, onion, tomato, asparagus, corn. Okay? So, ano naman yung mga sakit na kaya niyang kontrolin. So, dito rin po yan. Diseases. Okay? Kung insecticide yung bibili ninyo, pest yung inyong hahanapin. Anong peste ang kaya niyang patayin? Pero kung fungicide, anong diseases o anong sakit ang kaya niyang kontrolin? Okay? So, number one, sa mangga ay anthracnose. Pangalawa, sa watermelon ay dumping off. Pangatlo, sa onion ay ang basal or ang bulb rot. Ito po yung kanyang nalalandang mga bulb. Okay? Sa kamatis po, ang specialty po nito sa kamatis ay ang late and early blight. Kumbaga, specialty nito sa kamatis pagdating sa kamatis ay blight. Okay? Then, asparagus, yung stem blight. And, sa mais ay ang shed blight. O yung sakit na
nalalanta yung kanyang kahoy. Okay? So, sa mais yun. So, yun. Makikita nyo yan dito sa likod. And, syempre, alamin nyo rin yung kanyang dosage. Diba? Yung kanyang ilang kutsara, ilang ml, ilang ang kailangan mong itimpla per 16 liter or per 200 liter na tubig. So, dito, makikita nyo sa likod, tablespoon per 16 liter or sometimes mababasa nyo dyan ml per 16 liter. Okay? So, take note na ang ml po ang milliliter at ang tablespoon ay meron po yung ratio. Okay? So, 1 tablespoon is equals to 10 ml. Kuha? Yung isang kutsara po ay equivalent po yan sa 10 ml. So, kung kayo po ay magbabasa, halimbawa, yung kanya po ditong dosage ay 1 tablespoon per 16 liter or 10 ml per 16 liter. Yung 16 liter po na yan, ay yan po ay ang ating knapsack sprayer. Yung isang knapsack sprayer natin ay nag-range po yan ng 16 liter. Yun po yung standard na knapsack sprayer. Okay? So kung ang kanya naman pong timplada ay 1 to 2 tablespoon, ibig sabihin po nun ay 10 to 20 ml per 16 liter. Ayos? So ganun po yun. Ganun po dapat ang ating pagkaintindi doon. Okay? Then meron naman po yung ano, meron naman po siyang dito sa inyo. Okay. What's happening? And siyempre, babasahin nyo rin po yung kanyang compatibility. Bakit? Kasi yung compatibility, dito nyo po malalaman kung ang insecticide or pesticides na bibilihin ninyo ay pwedeng i-mix or i-cocktail sa ibang pesticides. Halimbawa, itong fungicide natin na Seralic, ano po yung kanyang compatibility? So, compatible with most insecticide and fungicide formulation. So, pwede po siyang i-mix sa kahit anong klase ng insecticide o fungicide na gagamitin ninyo. Okay? So, ibig sabihin, pwede natin siyang i-cocktail sa mga fungicide or other fungicide and insecticide pati po dun sa foliar na gagamitin po natin sa ating taniman. Okay. Next is, meron din siyang re-entry period. Yung re-entry period, ilang days po ito. Ito po yung timing or allowable allowance kung kailan po natin pwedeng pasukin ulit yung ating farm kapag nag-spray po tayo ngayon. So, yung re-entry period niya ay as spray as dries up. So, pag nag-spray po tayo ngayon, pag yung re-entry period niya, as long as mala na siya o mag-dry up na yung ating rally sa dahon, pwede na tayong pumasok. So, mabilis lang. No? It takes only mga 5 to 10 minutes. Ganun lang yun ka. Bilis yung kanyang re-entry period. So, yung pre-harvest interval, kapag naman po nag-spray na tayo ng pesticides, ilang days po yung interval bago tayo mag-harvest. So, dito rin po yan malalaman sa likod. So, pre-harvest interval is do not spray 3 to 7 days before harvest. So, 3 araw hanggang sa 7 araw bago tayo mag-harvest, no? Hindi na natin kailangang mag-spray ng rally. So, ibig sabihin, sa vegetables, 3 days before harvest, hindi na tayo mag-i-spray. Ayos? Sabing mamaya na yan eh. Hindi ako makapag-concentrate sa ginagawa ko. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagtanim ng talong, yung inyong interval of harvest is 3 to 4 days. So, ibig sabihin, every after harvest, mag-spray kayo. Diba? Pag nag-harvest ka ngayon, after harvest, mag-spray ka ng rally. Kasi nga yung interval nito is 3 days. After 4 days or after 3 days, pagka 4 days niya, pwede ka na ulit mag-harvest. Ayos? Next is storage and disposal. Okay. So, ito ay kung paano natin itago
at i-dispose yung mga chemicals natin, mga pesticide natin, especially after use. Yung mga bote, huwag nating isabit or itapon sa kanal. Huwag nating isabit sa kahoy at kung saan-saan. At baka po, hindi natin mamalayan, no? Okay lang kung mga matatanda na yung naka-discover or naka yung sumunod sa area kung saan ninyo ginamit, eh paano po kung hindi, no? Lalo na sa bahay, kapag nilagay nyo lang ito sa mesa, baka pagkamalan pang gatas ng inyong anak at inumin. Okay? And prohibitions and warranty statement. Okay? So, dito po ay mga warranty period and prohibitions kung hindi po naging effective yung ating fungicide na or pesticides na ginamit. Okay? So, ano pa? So, may mga precautions, may mga babala, and dito rin po natin makikita sa ilalim kung anong company yung yung distributor nito, anong company yung nagdi-distribute nito dito. Tulad nito, Shengbang Crop Protection Philippines Incorporated. So, dito rin po natin siya mababasa. Makikita din natin sa ilalim kung ilang ml. Tulad po nitong hawak ko, ito po ay 1 litro. Nakalagay po dyan ay 1,000 ml. Okay? At yung kanyang registration, makikita nyo rin po dito sa ilalim ng label. Kapag siya po ay na-registered sa FPA or Fertilizer and Pesticides Authority and other registration po. Okay? Medyo madilim na po. Kaya kailangan na po natin magpaalam. And before that, before mag-end yung ating video, sa shoutout po muna natin itong mga masugid nating tagapagsubaybay, yung aking tito-tita, no? Especially yung aking tito na si Tito na Jimmy Pinyafel na nasa Saudi ngayon. Hi po. Thank you sa pag-subscribe at sa pagsubaybay, especially sa mga comment, no? Then sa kay Sir Warlito Loria, ng isa rin siyang YouTube vlogger, no, na taga Lambunaw. Sir, maayong gabi sa imo. Okay? And to those other families or family member na nag-subscribe at nag follow sa aking channel, and ano sa palagay niyo? Sa susunod na video, isa-shoutout ko po kayo. Okay? So, God bless and thank you po sa inyong pag-subscribe sa ating channel, The Benji's AgriTech TV. God bless po and thank you.